So today po ay ang araw ng paliligo ng aking mga pusa. Anyway, welcome back sa aking YouTube channel. Ayos ko lang yung mga kailangan gamitin para sa kanilang paliligo. No, baby, no. Ayan, naglalambing ka na naman. Ito po yung gagamitin ng aking mga alaga. Shampoo po ito para sa dog and cat. Ayan. Sa katwalya. Ayan, sinapitan natin. Naligaw ko muna ng mainit na tubig itong pagpaliko ng pusa. Kasi kapag malamig na tubig yung ginamit ko, magwawala sila. Hindi na sila magpapaliko sa akin. Bakal mo din nila ako. Ayaw nila ng malamig na tubig. Ayan. Ang unang paliliguan muna ay si Melon. Kasi si Melon kasi hindi siya masyadong magalaw. Mas masarap siyang paliguan. Kaya siya yung uunahin ko. Kailangan sandali na paliguan kasi kapag natagalan na to, lalamigin na sila. Ayan, magbawala na yan kapag nilamig na. Teka lang, teka lang, teka lang. Sapit. Matatapos na. Sandali lang, amigo. Sandali lang. Tapos na. Hala. Balumbon ulit sa tuwalya. Ito yung in-order ko sa Lazada. Ito po yung in-order ko sa Lazada. Panlinis to ng tenga. Kailangan ng pusa laging nililinis ang tenga pag naliligo. Para prevent na rin sa earmites. Para hindi sila magkaroon ng earmites. Ito muna yan. Ito, panlinis ng tenga. Ginagawa. Open natin. Linisin natin yung ear mo. Tsura niyan. Oh. Ito yung laman niya. Oh. Bilog-bilog siya. Clean ear. Malinis naman yung ear niya. Wala siyang dumi. Kailangan kasi to para hindi sila magkaroon ng ear mites. Kabila, bili. Yan, napakabait na itong isang ray. Sige na, labas ka na.
Oh, free ka na, freedom! Yay, freedom! Patiyo ka na ng sarili mo. Ayun. Next ko po ay si Apple. Ligo. Saan na maligo? Malaki na, malaki na. Hindi na kasi sa nabago. Sige na, bye-bye na. Bye-bye. Thank you.
Pero yung pilay, oh. Siya po si Poppy. Hindi siya magandahan gumagalaw kasi pilay siya. Ah, may Poppy. Punas pa! Hindi mo kaya magpatuyo mag-isa. Napakalikot naman, no. Hayop ka din. Ayun. Balaga. Duling. Baba ka na? Ano sa natin dyan mo? Basa ka po. Saliin ka natin. Okay. Meow. Sige na, baba ka na. Baba na. So, ayan. Natapos ko na sila. Si Melon, at saka si Apple, at saka si Coffee. Napakainit magpaligo ng mga pusa. Nakakawis. Ayan. So, ang susunod ko naman ay si Milk. Pero hindi ko siya paliliguan. Pupunasan ko lang siya ng towel. Kasi pagbagong panganak lang siya. Siya yung nanganak nung nakaraan. Tapos, si Ham naman, yung pinakamatanda, yung 3.5 years old. Pupunasan ko na lang din siya kasi sakitin siya, baka magkasipon pa kapag pinaliguan ko. Kasi malamig ang panahon ngayon, umuulan. Kaya ganun muna gagawin ko sa kanya. Ito po si Ham. Pupunasan ko na lang muna siya ng basang towel. Yung merong shampoo kasi hindi siya pwede maligot kasi baka siya magkasakit. Siya yung pinakamatanda kong cat. 3.5 years old. Punas lang. Hindi siya pwede magbasa. Matapang rin eh. Lagi niya inaaway yung ano, yung rabbit. Punas, punas, punas. Bango. Eh. No. Eh, punas buntot, punas buntot. Punas buntot. Lamig, lamig. Ginisin. Hindi nabuo yung video ng paliligo ni Poppy kaya wala siyang video ng naliligo siya. Siya pinakamabait, di siya nagmiyaw. Ano Ham? Linis ear. Linis ear! Ang dumi ng ear mo. Nalinis ka na. Nalinis naman pala yung ear niyo. Punas mata. Okay na. Bye-bye. Go. Ito yung nanganak noon. Ayan siya. Ingay ng dog. Punas muna. Kasi bawal mag-ligo. Bago panganak kasi. Ingay naman ng dog. Punas, punas, punas ng paa. Bulaga. Yung camera, oh. Ganda lang ni Milk, oh. Ang ganda, oh. Punas. Punas na. Milk, oy. Linis muna ng tenga. Linis tenga. Linis tenga. Yeah.
Teka lang, Mil. Linis mo na. Ano? Linis ear. Dadaling kita sa bed ulit. Sige. Gusto mo injection ulit? Injection. Gusto mo injection? Sige na. Bye-bye. So, ayan. Tapos na ang pagliligo at paglilinis sa iba pong mga pusa. Ay, isang buwan ko sila hindi pinaliguan. Tapos isang buwan ko rin hindi pinunasan si Ham para kapag pinaliguan ko na sila, hindi sila magbalat at mamiss nila yung tubig. Ganyan lang sila pag pinaliguan, hindi sila malikot. Yung si Coffee, yung video niya na pinapaliguan ko, hindi na buo. Kaya wala siyang video nung naliligo siya. Pero okay naman, katapos naman na wala akong kalmat sa kamay. Ayan. Ito po yung panlinis sa tenga ng pusa. Ayan, baliktad kasi. Ayan. Kaya ako nililinis yung tenga ng mga pusa kasi doon nag-uumpisa yung pagkakaroon nila ng earmites. Nung dati kasi, siguro mga 5 months, 4 months, nagkaroon ng earmites yung isa kong pusa, si Ham. Tapos, nagkahawa-hawa na sila. Ang earmites kasi yung parang garapata siya na parang point lang ng ball pen. Microscopic siya. Hindi siya makikita ng naked eye. Ayan. Kaya kapag nagkalkal siya ng tenga, di ba kapag yung pusa may earmites, nakakita tayo ng may mga sugat sa tenga. Yun yung mga gawa ng earmites. Nagkakaroon sila ng sugat sa tenga, kakalkal. Kasi makati yun. Ayun. Kapag nagkalkal sila, imbis na isa lang yung pusa ng may earmites, kapag nagkalkal yun, tapos may tumasik na tutuli na kulay itim, may kasama yung earmites. Ngayon, kapag natapakan naman ng isang pusa, tapos magkakalkal din yung isa, mapupunta na sa balahibo nun, pupunta na sa tenga nila, hawa-hawa na. Ganun po yung earmites. Kaya, mas mahalaga na nililinis natin yung tenga ng pusa. Lalo na sa mga breeder, kapag nag-breed kayo ng pusa, tapos yung mga kuteng, yung mga kuteng, pahawa din yun ng mga earmites. Tapos magbebenta kayo na. Pagbebenta tayo ng pusa na kuteng merong earmites. Hindi pwede yun. Kailangan laging malinis ang ating mga alaga. Ayun po. Ito po yung aking ginamit ngayon. Sa totoo, first time ko itong ginamit. Ang ginagamit ko kasi sa kanila. Ayan, kita ko rin. Ito yung ginagamit ko sa kanilang panglinis ng tenga. Yun po talaga yung ginamit ko. Ito, first time ko lang gamitin kasi meron na siyang cotton sa loob. Kaya hindi na ako kukuha ng cotton para yung cotton balls na ipapasok sa tenga. Mas mabilis yung gamitin. Saka mas marami siyang mabango. Yung gamot niya, mabango. Para yung gamot na yun, para ano din yun eh, pampalinis din ng tenga. Yung hindi agad madudumihan. Ayan. Maraming salamat po sa panonood niyo sa aking vlog. At saka huwag niyo pong kakalimutan ng mag-likes. And maraming salamat po. Hanggang sa susunod na vlog ko po.